Nathaniel? Anak? Bakit po kayo umiiyak? Nathaniel? Anak ko. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Every this day, be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Nathaniel, anak, alam ko may rason ka kung bakit hindi mo pwedeng sabihin ang totoo. Pero hindi ko na kailangan marinig yun, anak. Dahil alam ko, dito, hindi ako pwede magkamali, anak. Hindi ako pwede magkamali. Ikaw si Nathaniel. Ang anak ko. Ma? Okay ka lang ba? Hindi ko lang makalimutan yung kagabi. Yung nakita ko nagkaayos kayo ni Risha. Malaking bagay kasi sa akin yun, anak. Kasi alam ko, ako yung dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Ano mo sabihin yan? Totoo naman eh. Hindi ko man lang binigyan ang pagkakataon si Rachel na makilala ko. Naging makasarili ako. Ay, iniisip ko lang yung mga sariling plano ko para sa'yo. Paul, anak. Patwari mo ako. Alam mo, patwari mo ako. Tapos na yan eh. Tapos na yan. Ang mahalaga ngayon, maayos ng lahat. Pwede tayong magsimula ulit. Ang dami ko rin nagawang pagkakamali sa buhay ko. Isa ito, itong Mega City. Nakatakas ako kay Gustavo para may tamang lahat. Kaya kailangan kong mapasara itong Mega City na to. Huwag na po tayong umiyak, Nani Rachel. Sobrang saya ko lang, anak. Sobrang saya ko lang na nandito ka ngayon sa harapan ko at naiyayakap na kita bilang anak ko. Nanay Rachel, tungkol po dun sa... Shhh! Hindi mo na kailangan magpaliwanag pa, Nathaniel. Naiintindihan ko. Ha? Naiintindihan ni Nainay. Huwag kang mag-alala. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nun, ha? Thank you.
Sinasabi ko na nga ba na may kinalaman ka dito, Nathaniel. Pero hindi ako papayag na sirain mo ang mga plano ko. Magsisisi ka, Nathaniel. Magsisisi ka! Panginoon, wala na ho yung sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Dahil alam ko ho, kinuha niyo ho sa lupa ang katawan niya para maging isang anghel. Para mas makagawa ng kabutihan sa mas maraming tao. Ngayon ho, naiintindihan ko na, Panginoon. Maraming salamat ho sa pagkakataong ito. Maraming salamat ho sa kaliwanagan. Nag-aalala ako. Alam ko hindi basta-basta kalaban si Gustavo. Hindi siya tao. Hindi tayo dapat mawala ng tiwala sa Panginoon. Ang pagkakaligtas mo, patunay lang yun sa kapangyarihan ng panalangin. Manalangin tayo. Pasalamat tayo sa Diyos. Salamat po. Thank you for giving us this second chance para maayos ang pamilya namin. Panginoon, maraming salamat. Iligtas mo, anak ko si Paul. Patunay lang po na pag kami nagtiwala sa iyo ng buo-buo, hindi mo talaga kami mamabayaan. Maraming salamat, Panginoon. Marami po yung salamat. Panginoon, ang tagal ko nagalit sa inyo. Kayo ang sinisisi ko sa pagkamatay ng anak namin ni Risha. Sa kabila ng lahat, gusto kong maniwala sa sinasabi ni Mama na kahit sa matagal na panahon, naligaw ako ng landas. Panginoon, sana ho, patawarin niyo po ako. Mama! Na po ulit yung pamilya ko dito sa lupa. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng lakas para malabanan ko ang Tagasundo. Hindi ko po hahayaang mapahamak ang pamilya ko nang dahil po sa Tagasundo. Excuse me po, ABL. Sir Paul. Boss. Okay na po. Nakausap ko na po yung unit na tutulong sa atin, mamaya. Importante lang, siguraduhin nyo na ligtas sa lahat ng oras, Paul. Tandaan niyo, hindi ako sumunod kay Gustavo. Kaya nasisiguro ko na meron siyang binabalak na hindi maganda laban sa anak ko. Huwag ka maglala. Okay, everything will be fine. Sir Paul, ABL, papaalam po muna kami. Sige. Bukas ng gabi, matutupad na
ang pinaghirapan ko. At walang makapagpasara ng Mega City! Pwede niyo akong subukan! Pero ang kakauwian nito, ang kamatayan ni Paul! Mabuti naman po, Sir Paul, at ligtas na kayo. Maraming salamat, Aning Beth. Ay, gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa inyo. Alam ko marami akong pagkakamali. Kasi yung lahat. I'm so sorry. Okay na po yung Sir Paul. Kalimutan na po natin yun. Sir Paul, salamat. Ang mahalaga po. Kakampi ka na po namin sa labang ito. Sisiguraduhin namin hindi magdatunggupay si Gustavo. Ipapasara namin ang Mega City. Tama na, sir! Tama na, sir! Boss! Boss! Naglalaro ba ako? Ano ba? Hindi nyo nga ako pong pwedeng palisin! Hindi nyo ba alam pulis ako? Yung nga, boss, eh! Nanggugulo po kayo sa loob ng kasino, eh! Naghahanap lang ako mauutangan para mabawi kayo tama na lang sa akin! Tama na, boss! Kasi sigurado naman ako mananalo ang susunod kong taya! Dito tayo, boss! Dito tawag nyo na lang ako! Dito ba tayo, sir? Dito ba tayo, sir? Sir Paul, ang kinatatakot ko lamang po. Kapag sinara po yung Mega City, baka po magkagulo. Magalit po yung mga tao. Hindi naman siguro mangyayari yan. Mas maniniwala sila ngayon din makasama kami ni Avia. Kailangan mapaliwanagan sila. Oo nga po, Sir Paul. Magtiwala lang po tayo sa kabutihan. Dahil kahit nasa Mega City po sila ngayon, alam ko po na kaya pa rin po nilang magbago. Basta po natin silang sukuan. Kailala kita. Hindi na importante kung sino ako. Ang importante ay yung mga nawala sa'yo. Pero alam mo, pwede kitang tulungan. Bakit? Pahera, minuba ang pera? Bakit hindi? Excuse me po, ABL. Hana, tulungan natin si Judy mas magbigay ng pagkain. Sige. Mag-iingat po kayo, Ma. Salamat, anak. Mag-iingat rin kayo, ha? Yes, po. Gusto ko magpasalamat uli sa'yo sa pag-aalaga mo kay Mary. Sobra-sobra na pong pasasalamat mo sa amin, ABL. Hindi ako magsasama magpasalamat sa'yo. At ikaw ang tumayong ina ng anak ko ng mga panahon na wala ako para sa kanya. Alam ko na sa mabuting kamay ang anak ko. Naalagaan mo siya, ingatan mo si Mary. Ano kayo magsalta ng ganyan? Eh, para naman... Ipangako mo sa akin. You'd always take good care of Mary. Yes. Pinapangako. Salamat. Yes, sandali. Sir Paul, pinagbawal na ho ng management na makapasok kayo rito ni ABL. On what grounds? Si Paul pa rin ang presidente at CEO ng kumpanya ko. Nakakuha po kasi ng tip ang board members na may balak kayang ipasara ang Mega City. Hindi po sila mapayag dito. Sige na po, sir. Musunod kami sa utos. Sir Paul, may balak kang ipasara itong Mega City? Oo nga. Nagpapaniwala kayo dyan kay ABL. Eh, nababaliw na yan eh. Huwag mo sasabihin baliw si Mama. Kaya mo na, di ba sinabi ni Nathaniel, maayos natin silang kausapin at mapagpaliwanagan natin sila. Na kami makinig sa mga paliwanag mo, ABL. At kahit isama mo pa si Sir Paul, hindi pa rin kami makakapayag na ipasara mo ang Mega City. Dahil dito nakasalalay ang buhay namin. Tama, tama, tama. Ito ang yung mali na sinasabi namin sa inyo eh. Hindi ba kayo nakikinig kay ABL? Gusto namin kayo iligtas mula sa maling pamumuhay dulot ng Mega City. Subukan nyo lang ipasara itong Mega City. Tandaan ninyo, iilan-ilan lang kayong naniniwala. Diyan sa maling paniniwala na yan tungkol dito sa Mega City. Samantala kami, oh! Ang dami-dami namin, oh! Di ba mga kasama? Salita na ang karamihan. Wala na kayong magagawa para maipagpatuloy nyo ang pagsara ng Mega City. I'm so sorry.
Hindi namin ito isasara ng permanente. Pansamantala lang. Tapos i-review muna namin yung mga negosyo dito sa Mega City. Review? Ano yun? Titingnan nyo kung ano sa tingin nyo ang mali sa mga pinaniniwalaan namin dito? Makinig muna sana kayo sa amin. Lahat ng ginagawa namin para rin sa inyo. Wala kayong karapatan magsabi sa amin kung ano nakakabuti o hindi. Dahil kami ang may nararapat na maghanap ng hanap buhay namin at pagkakakitaan. Di ba yan ang utos mo, ABN? Humihingi ako, ng paumanhin sa inyong lahat. Pero kung nagtiwala na kayo sa akin noon, sana ngayon magtiwala rin kayo sa akin. May mga negosyo na hindi makakabuti sa atin na galing sa Mega City. Babaliw ka na at may mga Tagasundo ka pang nalalaman, AVL? Sinasabi ko sa inyong lahat, ako mismo. Nakita ko ano tunay na anyo ni Gustavo. Pati pa naman ikaw, Sir Paul. Nasa makabagong henerasyon na tayo ngayon. Totoo ba ang sinasabi namin sa inyo? Si Nathaniel? Ay, naku. Ay, Abby! Nasaan na naman ba si Nathaniel? Sorry po, Nay. Pero sumunod po kasi si Nathaniel kay Sir Paul at kay ABL sa Mega City. Uy, bakit naman niya gagawin yun? Baka ho gusto niya masiguro ang kaligtasan ni Paul at ni ABL. Ano pong ibig sabihin, Do? Basta ho, Aling Beth. Halika na ho. Sundan na lang natin sila. Ako baka magkagulo ron. Sandali, ha? Ay! Dok, Tessie, pwede pong iwan po sa'yo si Abby? Salamat. Pupunta na kami. Please, maniwala kayo sa amin ni ABL! Ayaw namin magkagulo kayo! Ma, hindi na kaya. Mauna ka na. Mauna ka na. Samahan mo siya. Please, para sa inyo to, eh. Gusto namin kayo tulungan. Please, kami papayag! Hindi nyo pwedeng pasaraman kasi di! ABL, ABL! Nakita ko po si Sir Gustavo. Nandito po siya. Kailangan na po tating umalis. Delikado po para sa inyo. Saan? Makinig kayo sa amin, please! Delikado po para sa inyo! Paul! Matibay si Evel. Kaya niya yan. Gustavo. Samuel. Nanay Rachel. Maayos din ang lahat yan. Sama, Rachel. Thank you.
kagaya ni ABL. Na-damage ng bala yung lungs niya at saka yung chest wall. We had to perform a major surgery to repair the damage. Pero kailangan niyong maintindihan na yung ginawa naming operasyon na isa sa pinakamahirap ma-report. Alam ko, narinig mo ako. Ma, please, tumaban ka. Tumaban ka, please. Alam ko, kaya mo to. Ma, kailangan mo bumalik. Di ba masabi mo, magsisimula ulit tayo nila kuya bilang isang pamilya? Sa mga nagawa ko, kaya napahamak si Mama. Kailangan maligtas si Evie. Ako yung dapat na barit kanina. Ako yung dapat na sa loob. Paul, huwag kang masalita ng ganyan. Dito lang ako para sa'yo. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas para pagalingin si Evil. Pagalingin niyo po yung lola ko. Natagpuan ang tunay na likha.
mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Kanina, narinig ko, tinawag mo akong Lola. Kasi ako po ito, ABL. Ako po yung apo ninyo. Ako po si Nathaniel. Disgrasya po kami. Umakyat po ako ng langit at naging anghel po ako. Ikaw ang anghel ng aking saklong. Ikaw ang nagturo ng tao.